Sa gitna ng banta ng African swine fever, iniimbestigahan ang mga patay na baboy na napadpa sa baybayin ng Oriental Mindoro. Saksi, si Bernadette Reyes. Ginalantang ng mga patay na baboy ang baybayin ng Barangay Estrella sa Nawan Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Veterinary Office, hindi yan ang unang beses na may natagpo ang patay na baboy sa mga baybayin nila. Mahigit 30 na raw ito base sa kanilang bilang. Hinihintay nilang resulta ng pagsusuri. Hinala nila posibleng galing to sa ibang lugar at itinapon ng mga dumara ang barko. Usually po, ang mga binabiyahe na galing sa amin hindi mga patulang buntot. Ano po? Ang isa pa pong napansin namin, may nakuha kaming isang mayroon pong ear tag. Kaya ang kutob nila, baka may sakit ito, bakit po itinapon? Right from the start, wala kaming ASF dito po sa bahay ng ata, lalawigan ng Mindoro. Baka po masingitan kami, sir. Mahirap na po, babagsak ang swine industry namin. Agad namin dinisinfect, tapos nilagay sa plastic, at yun po ay nagpahukay kami. Isang malayong barangay at inilibing po doon. Pero bago po namin ito inilibing, kumuha naman po kami ng sample. Uh-oh. At pinadala po namin doon sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Nakamonitor na rin ang Department of Agriculture. We instructed the Regional Field Office in Marupa to check with this and touch base with the Mayor of Nauhan, Oriental Mindoro. Kasabay na hindi pa rin maipaliwanag na insidente, ang patuloy pa rin banta ng ASF sa bansa. Sa datos mula sa Bureau of Animal Industry, 38 probinsya ang may mga lugar na nasa red o infected zone ng ASF. Kabilang dyan ang Bulacan at Rizal kung saan naitala ang mga unang kaso noong September 2019. Mula noon, sinasabing ilang bilyong piso na ang inilugi ng industriya. Pinaka nagkalatay ang mga hog raiser. Ang epekto, pagnipis din ang supply na nagpasipa sa presyong iniinda ng mga mamimili. Kung hindi na sasapat, kakapit na ba tayo sa pag-aangkat? Mungkahi ng Philippine Association Meat Processors Incorporated, alisin muna ang taripa sa pag-import ng 50,000 metric tons ng baboy. Suportado ito ng Meat Importers and Traders Association. Kung hindi nila ibababa ang taripa, kokonti lang ang mag-i-import ng baboy. Bukas may meeting ang Committee on Tariff and Related and Matters. Okay. Sasangguni po natin yung pagbaba ng taripa. Dati na nilang iginiit na kailangan maiwasan ang pagpasok ng ASF sa bansa para maprotektahan ang kalusugan ng local swine industry. Lalo't ang iligal na pag-import noon ng pork products mula China ang itinurong dahilan ng pagkalat noon ng ASF sa Pilipinas. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.